Hello and good morning po muli sa inyong lahat. So yan, ito naman po ang share ko sa inyo today. So kanina ko po ito ginawa kasi day off ko po today. Yan, so mga ka-Puri, mga ka-Riders, welcome po muli sa aking channel. Pero bago po lahat, sana mo please, please subscribe po muna kayo sa aking channel. Opo, and pakishare and like na rin po. And don't forget to subscribe po ah. Maraming salamat po, ayan. So ito po napaka DIY lang po. So simpleng gagawin natin today. Ayan, so ito po kasi napakaraming reason kung bakit po naging stock up yung mga preno natin. So ito po, since na-bleeding ko na po ito yung sa taas, pero stock up pa rin po siya. So ito po, sure na po ito yung reason kung bakit siya naging stock up. Ayan, kalawang na po. So kailangan na talaga natin siyang malinis. Importante, tandaan po natin na buhay po ng sasakyan natin, ng motor natin, ng preno. Buhay po natin na nakataya dito dahil pagka nawala tayo ng preno, nag-stock up siya, ay, Diyos ko po, wag naman sana. Di ba po? Ayan, napakahirap pong tanggalin. Tsaka yung rotor po, kung makikita nyo, dahil nag-stock up na siya, yung rotor natin nadadamage din po siya. So, ibig pong sabihin, napakamahal din po ng original na rotor natin. Mga ka-Puri, mga ka-Riders, di ba po? Kaya ingatan po natin at i-maintain po natin, bigyan po natin ng oras yung ating mga motor na binisin din po. Ito po DIY, napakasimple lang pong gawin. Kailangan lang po natin ng allen wrench, then ayan, yung konting tools po natin, I'm sure meron po tayo, di ba? May provided po ang Kawasaki para nasa loob ng motor natin, di ba? I'm sure meron po tayo sa bahay. Ayan, nakikita nyo, sobrang dumi na. You. Ito po, inuunti-unti ko lang po siya since nagagawa ko lang po siya pagka day off ko. And then, syempre, yun, kailangan po talaga tayo mag-alat ng time para po dito. So yan, makita nyo, stock up na talaga siya. So kailangan natin linisin siya. Ayan. So ito po, medyo marumi na siya kasi inabot pa po ito ng baha noong November 12, Ulysses eh. So kaya kailangan, talagang medyo nadagdagan pa ng puti, pinasok ng tubig, kaya yan, medyo marumi na siya. Ayan, tingnan nyo, hindi siya nagpi-play. Yan dapat nagpi-play yan, ikaw may kita nyo talagang stock up siya. Ayan, so para matanggal natin siya, kailangan nating luwagan yung gamit ng allen wrench. Ayan, medyo masikip na, ayan, kailangan parang matanggal siya. Ayan. Ano pang hinihintay mo? Ayan. Ayan po. So, pagka tinanggal niyo po yan, ayan, saka natin matatanggal yung brake pad natin. Ayan siya. So, yung preno, again, napaka-importante po sa atin ang preno. Kaya, napaka-simple lang po, tingnan nyo. Yan lang po yung tatanggalin natin, tapos yan, tapos kailangan lang natin ng grasa. So prepare po tayo ng ako, ang ginagamit ko po panlinis dito is gas. Siyempre may gas na po sa sasakyan, di ba? So yan po yung ginagamit ko panlinis. So prepare po tayo ng gas, or kayo, depende po kayo kung bibili po kayo ng kerosene, pwede rin. Or prepare din po kayo ng basahan, ayan. Tapos yan, yung mga tools na yan, yung mga tools, yung tornilyo, linisin din po natin later. Then kung meron po kayong yung brush na pambakal, para po pangalis din kasi nakalawang yon. Then kung mahiliha po kayo, mas maganda rin po para maliha po natin yung yung bracket na yan, para mas makinis po siya, mas maganda siya mag-play. Ayan. Pero since wala po kong liha, meron naman ako yung pang brush ng bakal. Ayan. So saka natin siya matatanggal. Ayan. Diba? Ayan, tingnan nyo, naupot siya dahil sabi ko nga kanina, dahil stock up na siya. So kung hindi natin nararamdaman yan, so madali pong mauupot talaga yung brake pad natin. So palitin na siya, pero since hindi po ako nakabili ng brake pad, so same po yung babalik natin later. And next na naman po yung next video. Ayan, so tandaan po natin kung paano natin siya, kung hindi pa po kung beginner po tayo, tandaan po natin kung paano natin siya inalis, kasi same thing po yung pagbalik natin later. Same po, dapat po tama yung pagbabalik natin ng brake pad. Ayan, so
napakadali lang po yan. Medyo kailangan na siyang palitan. Ayan. So syempre, diba, lalo na kung araw-araw natin siya ginagamit, mas maganda po, check po natin lagi yung brake pad. Ayan, tingnan nyo, palawang, puti, dumi, nagsama-sama po siya lahat. Ayan, nakikita nyo ang tigas niya. Kaya paano ba? Paano ba? So talaga mag-stop up. So gamitan po natin ito, pupukit po lang natin yung arm na yan. So, ayan na siya, di ba? Kundi pa, ayan, tanggal na. Ayan, tingnan nyo, palawang. So paano ba mag-ano? Paano ba siya mag-play kung puro palawang, di ba? So, napakasimple lang po eh. Yan lang po yung nilinisin natin. Then, yan po yung piston. Kung kaya kung gusto niyong tanggalin, pwede rin. Pero kung di ko na siya tatanggalin, yung iba tinatanggal po yung piston. Mas maganda rin naman po yung para lahat. Mas malinis. Pero kung nag-play naman siya kung ano, kung mag-play siya mamaya, hindi ko na rin siya tatanggalin. Pero kung gusto niyong isahan na lang din, pwede rin naman. Tanggalin niyo na siya. So, para madali siya matanggal, pipihitin niyo lang po yung ano, yung brake lever niyo. Para lumabas po yung piston. So yan, simulan natin paglilinis. So ginamitan ko po siya ng gas para po matanggal yung dumi. Kaya tingnan niyo po yung gas, so puli itim na siya kagad. Ayan siya. Kunting linis-linis lang po pag may time. Ayan po. So again, sa mga bago po sa akin channel dyan, please, please naman dyan. Subscribe po tayo dyan. Ayan po. Ayan, di ba? Linisin lang po natin, konting tiyaga lang po. So it takes me 1 hour nung matapos ko po siya. So tiyaga ko po siya ng konti kasi medyo kumapal po yung kapal na talaga. Ayan, ang tingnan nyo. Sobrang kapal na siya, ayan. So kung may basahan po tayo, linisin din natin yan. Then, ayan o, grabe yan dumi, diba? So tiyagaan natin yan na linisin para talagang lahat malinis din naman. Kasi hindi naman kailangan weekly natin itong linisin, di ba? So again, maintenance po ito ng motor natin. Kasi again, kaagapay po natin ito sa buhay. Kaagapay natin araw-araw. Kaya naman, pagtunan din natin siya, bigyan din natin siya ng panahon. So ito po, medyo pinahiram ko ito sa kuya ko eh. Nung, during pandemic, nung March. Kasi mahirap talagang lumabas, di ba? Pagka wala kang masakyan, wala kang sasakyan. So ito, then binalik niya sa akin ito bago bumaha. Kaya ayun, inabot ng baha. Ayan. Kaya ito, inuunti-unti ko po yung paglilinis sa kanya. Kaya papansin po yung mga vlogs ko, medyo marunit pa talaga siya. So ito, inuunti-unti lang natin. Kasi pag may time lang, pag may sobrang time ako, katulad nitong day off ko, so saka ko po siya inuunti-unti. Ayan. Ayan, kailangan din natin ng brush, mas maganda, para matanggal talaga natin yung dumi. Ayan siya. Madali lang naman po siyang gawin, di ba? Kung ang titingnan nyo, kasi unang-una lang nung bago po ako na nagmumotor, medyo takot tayo, di ba? So I feel you bro, I feel you riders, cabriders. Ayan. Pero napakasimple lang po pala kung titingnan natin, napakadali lang pong gawin. Ayan, grasa. So lalagyan lang natin siya ng grasa. So yan na po yung panlinis din natin. So ipapasok lang natin siya dun sa ano niya, sa housing niya, sa butas. Ayan. So ayan, ganyan na palalagyan natin siya, tapos isusuksok natin siya doon sa ano. So gagalaw-galawin natin siya, ikuti-ikuti natin siya. Ayan. Kaya kung makikita mo, makikita niyo siya, ayan, medyo mahigpit pa siya. Ayan, mahigpit pa, matigas pa. Grabe. Ayan siya. So syempre, di ba, dahil nga talagang nag-stock up siya. So yun, makikita nyo, matigas-tigas pa. Ayan, oh, grabe. So tiyatsagaan lang po natin siya para po talagang totally malinis na natin siya. And, ayan. Kunting tiis lang, kunting tiyaga-tiyaga, ayan. Ayan, di ba? Tapos, linisin natin siya isa-isa, ayan. So ganun din sa kapila para talagang, ganun lang po yung paglinis sa kanya. Ganyan lang po, gagalaw-galawin lang natin siya. Yan, napaka-simple lang po at napakadali. DIY lang po. Diba? Kayang-kaya niyo po itong gawin. Kasi kung pupunta po kayo sa mekaniko, diba? Papansin niyo talagang hindi naman po nila talagang nilinis ng stock. Pero again, depende po sa mekaniko, diba? Kasi kung kakilala niyo, talagang suki niyo na po, nilinisin naman po nila ng maigi. Pero again, as experience ko rin po, as a rider, dati po pagka nagpapalinis ako ng ganyan, talagang hindi po totally nililinis. Madalas po, pagtanggal lang ganyan, lalagyan lang ng grasa,
Tapos na, di ba po? Ganun lang po ano eh. Kaya talagang hindi naman yung dumi-dumi niya, yung puti. Hindi po lahat natatanggal. Kaya again, mas maganda po dahil motor naman natin to, sa atin yan. Mas mahalagaan natin yan, mas tsatsagain natin. Kasi sa kanila, syempre, pagkatapos ano, linis na, tapos ano, babayaran na natin, di ba? So ito, tsatsagain natin yan. Para matanggal po yung ano, yung kalawang, gamitan natin ng yan ng brush na pangbakal, panganis ng kalawang, ayan. Talagang para mas ano po, kung makis-makinis po, mas magpi-play po yan. Yan lang po yung pinaka ano niyan, pinaka logic po niyan kaya nililinis natin. Again, sabi ko nga kanina, kung meron kayong anong tawag dito, yung papel diliha. Ayan, so iliyahin nyo lang siya para mas makinis po siya. Mas maganda po yun. Ayan, tingnan natin. Ayan, mukhang makinis na siya. Ayan, tanggal na rin po yung pinakakalawak niya. Ayan, ayan siya. Ayan, ayan, mukhang okay na siya. Diba? So, ganun lang naman po kasimple, diba? Hindi naman po mahirap gawin at the same time, masahaba po yung buhay ng ano natin, ng preno, same thing yung rotor, di ba? Kaya kung papansin yung rotor ko, pero pwede pa po yan. Pwede pa po yan. Hindi, never pa po ako nagpalit. For 11 years, yan pa rin po yung rotor ko. Ayan. Ayan, matinis na. Ayan, hintay nyo, yung baka niya, yung arm, tanggal-tanggal na rin yung itim-itim. Ayan, lagyan na natin ang grasa, yung pinaka-lubricant niya. Tapos ilagay na natin doon sa kanyang housing. Tapos na po. Ganun lang po kasimple. Ibalik na po natin. Di ba po? Ayan siya. Ganyan lang po. Lagyan natin. So importante po ito ha. Mga ka-riders. Alam na tanda natin. Preno is life. Ayan po. Ayan po. So again, pagka baka may mga bago pa po kayong pagka mga may bago po kayong tanong or meron pa po akong mga ibang videos na ano, nasa aking channel pagka may tanong po kayo or baka may magustuhan po kayong iba, check lang nyo po sa aking channel, baka may magustuhan po kayong ibang videos at sana makatulong. Ngayon po, tinan nyo, nagpi-play na siya. Ayan, di ba po? So ibig sabihin tama po ang ating ginawa. Ayan, very good po tayo, thumbs up po tayo dyan. Ayan po, di ba? Ayan, nalinis na natin. Ayan. Tapos, ibalik na natin yung ano. Ayan, balik na natin yung brake pad. Ayan siya. Then, kabit na natin sa ating rotor. Ayan siya. Balik na natin pati yung preno. Ay, preno, sorry. Ayan, yung kanyang tornillo. Ayan. Lagyan po natin ng lubricant din para at least, di ba? Hindi po siya mag-stop up. At the same time, ano, mas madali po natin maipasok din. Ayan. Ayan siya, di ba? Napakasimple lang po. Sana nagustuhan niyo po itong aking video. Sana po nakatulong. At sana po, see you again sa next time. And sana po, please, please, subscribe po sa aking channel. Thank you po. Ayan. Thank you very much po, mga ka-riders, ka-fury. Maraming pong salamat. At see you po again next time. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Sana po ninyong nagustuhan itong aking bagong videos at sana po ay nakatulong po sa inyo. Ayan, marami pong salamat. Thank you.